lang yaka, Bria! Ilang buwan ka nang hindi nagbabayad sa upa dito sa bahay. Ano ba sa palagay mong tingin mo sa sarili mo? Anak ba kita para manirahan ka ng libre dito? Umagang kaiganda pero yan na agad ang bungad ng matandang may-ari ng apartment kay Bria. Hindi pa nga nakakapagkape ang dalaga, bagkus sinalubong na siya ng Armalite na bunganga nito. Suot pa ng matanda ang sexy lingerie nito na lantaran ang kulubot sa balat. Huwag mo kong irapan ng ganyan, Bria. Sinasabi ko sa'yo, 4 na buwan ka nang walang bayad sa inuupahan mo. Kung wala kang ibabayad sa akin, aba, ngayon mismo, lumayas-layas ka na. Aling Mona, pakiusap po at hinaan mo yung boses mo dahil 6:00 pa lang ng umaga. Kaya ka pumabangit ano, dahil din sa'yo, sabi ni Bria at sinabayan pa niya ng pailing-iling. Para bang natauhan ng matandang babae at napahawak sa kulubot na mukha. Talaga ba? Sabi ni Aling Mona at tumingin sa malaking salamin dito sa loob ng sala ni Bria. Pangit na ba ako? Paano ako liligawan ni Berto nito? Kailangan ko na bang magpunta kay Belo? Wala na bang bisa ang skincare ko? Tanong pa ng matanda sa sarili. Yan ang mangyayari, Aling Mona, kapag palagi mong pinapastress ang sarili mo. Kulubot everywhere. Bakit di mo ko gayahin? Simula talampakan hanggang bunbunan, makinis at batang bata ako. Pagmamayabang pa ni Bria at inilantada ang magandang katawan sa harapan ng matanda. Inilihis lamang niya ang suot na bestida upang ipakita sa matanda ang makinis na balikat at dibdib. Napasinghap pa si Aling Mona dahil sa ganda ng babaeng nasa harap niya. May malanyebeng balat sa puti, makinis at walang kahit anong peklat. Nakaramdam ng matinding inggit ang matanda habang nakatingin kay Bria. Wala akong pake, Bria. Bayaran mo ko ngayon din kung ayaw mong sa kalsada ka pulutin. Hep-hep? Pigil pa ni Bria nang magsermo na naman ang matanda. Dali-dali siyang tumungo sa kwarto at inilabas ang mga lotion at cream na kinuha ni Bria sa dating trabaho. 4 na buwan na. Simula nang matanggal siya sa trabaho bilang merchandiser dahil sa palagi siyang tulog. Ang mga cream at lotion na naipon dito sa pamamahay niya ay galing sa trabaho. Expired na to be exact. Ito, sa'yo na Aling Mona. Yan ang mga ginagamit ko para mapanatili ang kagandahan ko. Bawat isa niyan ay nagkakahalagang 500. Ibibigay ko na sa'yong lahat ng to bilang kabayaran sa utang ko sa upa. Sigurado ka at effective yan. May pagdadalawang isipan ng matanda. Mukha ba akong nagbibiro? Kung ayaw mo, madali naman akong kausap. Pananakot pa niya pero kinuha lamang ito ng matanda at tahimik na lumabas ng apartment niya. Sa may gilid ng pintuan, naroon ang kaibigan. Nakakarating lang suot ang halos labas na kaluluwang damit. Iba talaga si Aling Mona. Umagang-umaga nagkakalat ng bad breath. Hasik ng kaibigan at saka ito umupo sa harapan na upuan. Sinabi mo pa, hindi ko na nga alam kung paano maghahanap ng trabaho tapos dadagdag pa siya. Bakit ba kasi ayaw mong magtrabaho sa pinagtatrabahuan ko? Hindi ka naman mahahawakan doon, sabi ng kaibigan. Napangisngi si Bria dahil sa sinabi ng kaibigan. Hindi pa nakatulong ang makapal na makeup ng kaibigan na napak talaga ang amoy ng pabango nito. Sasayaw ka lang, Bria, at kikita ka na ng maraming pera. Paano pa kaya kung ibenta mo yung pagkabirhin mo? Tsak na tsak! Saan ba yun? Hirit pa ng kaibigan at saka nagtititili na parang sinapian. Alam mo, mabuti na lang talaga at kaibigan kita. Dahil kung hindi, kanina pa kita tinadyakan palabas ng apartment ko. Pero Bria, ang dami mo na kasing utang sa akin. At saka sa ibang katrabaho ko pa. Mapapalayas ka na din dito. Paano kung lunukin mo muna yung pride mo? Suwestiyon pa ng kaibigan na nagpaisip kay Bria. Hindi sapat ang trabaho niya noon dahil sa dami ng pinagkakautangan ng ina. Idagdag pa ang mga utang niya sa loob ng 4 na buwan na wala siyang trabaho. Ano? Tama ba ako? Tanggapin mo na kasi. At saka sa panahon ngayon, hindi na usong birhin bago ikasal. Ang dami namin customer na mayayamang bilyonaryo na naghahanap ng birhin kapalit ng malaking halaga ng pera. Kaya mag-isip-isip ka na. Tingnan mo na, pati kape mo walang asukal. Reklamo pa nito matapos inumin ng kape ni Bria. Wala na kasi siyang asukal dahil sa palagi niyang pagkakape dahil wala na siyang makain.
Pero may bahagi ng utak niya na gustong tanggapin ang alok ng kaibigan dahil walang-wala na talaga siya. Papatusin na niya kahit anong trabaho, makaahon lang. Sa kabilang banda naman, sa kumpanya ng mga Del Falcon, naroon ang binatang banas na banas. Ito ay si Dark Del Falcon, ang pinakabatang 25 CEO. Hindi siya nasatisfied sa babaeng nakasiping nitong isang gabi dahil sa sobrang ingay nito. Idagdag pa ang amoy bilasang istang hininga. Ang lalim ng iniisip natin, kuya. Hindi ka ba nag-enjoy sa pinadala ko sa iyong babae? Nang iinis pang sabi ni Don sa kapatid na lalaki. Get out! At baka hindi kita matansya. Pagbabanta pa ni Dark sa kapatid. Nagtaas naman ang dalawang kamay si Don bago umupo sa sofa. Relax, kuya. Bakit kasi ayaw mong tanggapin ang alok ni Denise? Siya na lang ang pakasalan mo. Maganda, mayaman, may pinag-aralan, at higit sa lahat, magaling sa I want virgin. Putol ni Dark sa sinasabi ng kapatid. What? Takang tanong pa ni Don dahil hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng nakakatandang kapatid. Ang kapatid niyang numero unong pihikan sa babae ay nagre-request sa kanya. Gusto ko ng babaeng birhen. At kapag nakahanap ka ng maganda, maputi at birhen na babae, hindi ko isusumbungin na mommy at daddy na may barka. Seryosong sabi ni Dark. Ito lamang ang dahilan ni Don kaya pinipeste niya ang kuya. Upang hindi magsumbong sa mga magulang nila. Sa kasi ang may-ari ng napakalaking bar sa Makati. Isang luxurious bar kung saan malaki ang kitaan, pero siyempre, mataas ang standards niya sa mga babaeng gusto magtrabaho dito. Pinagbabawal niya ang pagbebenta ng laman. Pero iba ngayon, dahil kapatid niyang nag-request. Ang kaninang gulat na mukha ni Don ay napalitan ng malaking ngisi. Sure, deal. Simpleng sagot niya. Kabadong-kabado si Bria habang naghihintay sa magara at magandang kwarto. Tinanggap din kasi niya ang alok ng kaibigan na ibenta ang pagkabirhen sa halagang kalahating milyon. Sapat na upang makapagsimula siya ng panibagong buhay. Napatayo bigla si Bria nang magbukas ang pintuan ng silid kung nasaan siya. Iniluwa nito ang napakagwapong lalaki na nakasuot ng business suit. May salamin sa mata at gwapong-gwapo sa mala Koreano nitong buhok. Hello, ako nga pala si Don Del Falcon, ang may-ari ng bar na to. At ang interesado sa virginity mo. Diretsahang sabi ng lalaki. Wait, Del Falcon? Isang pamilyang bilyonaryo? Tanong ni Bria sa sarili, pero hindi na malaya na napalakas ito. Gumising lang ang lalaking nasa harapan at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Kailangan ko na bang maghubad? Tangang tanong pa niya at sinimulan sanang aalisin ang suot na damit. Pero pinigilan siya ng lalaking nasa harapan. Hindi naman ako magiging customer mo. Paparating pa siya. Nga pala, hindi naman amoy bilasang isdang bibig mo, no? Nagtataka naman si Bria at umiling. Good. Yung sa iba bang parte, hindi mo naman siguro nakalimutang hugasan, tama? Tanong pa nito na nagpatanga na lang kay Bria. Ito ang unang beses na may nakaharap sang lalaking walang filter ang bibig. Pasensya ka na. Maarte kasi ang kuya ko. So kailangan ko ng babaeng worth it dahil sa halagang kalahating milyon. Kitang-kita ko naman na worth it ka kaya hetong bayad mo. Inabot pa ng lalaki ang maliit na tseke kay Bria. Hindi mapigilan ni Bria ang magulat dahil totoo ngang kalahating milyon ang nakasulat doon. Kalahating milyon kapalit ng virginity niya. Salamat. Hayaan mo. Gagalingan ko. Anya pa na nagpabungis-ngis lang sa lalaki. Osa, sige na at aalis na ako. Haya ng mga alak. At baka gusto mong uminom para hindi kakabahan. Dinuro pa ang wine sa tabi ng malambot na kama. Dumiretso na si Bria sa kama at nagbuhos ng wine sa baso. Nilagok yun upang mawala ang kaba. Nakaubo siya ng isang bote ngunit hindi pa rin nakakaramdam ng suntok ng alak si Bria. Pero ibang sumuntok sa kanya. Bigla niyang naramdaman ang paunti-unting pagsakit ng sikmura. Sa kanya na pagtanto na sumakit ang tiyan niya dahil sa wine. Tumayo pa siya upang maghanap ng banyo sa silid na ito. Ngunit wala. Lalabas na sana siya upang tumungo sa banyo nang bumukas ang pintuan. Iniluwa ng pintuan ang makisig at matangkad na lalaki. Poker face ang mukha at tila mangangain ng tao. Strip. Matigas na utos ng lalaki at saka niya sinimulang alisin ang necktie sa leeg. Teka sir. What?
Maghubad ka na para matapos na to. Reklamo pa niya at saka nilapitan si Bria. Basta na lamang siya siniil ng halik na nagpaigtad sa dalaga. Naglaro ang mga kamay niya kaya hindi napigilan ni Bria na itulak ito. Sir! Masyado ka namang mabilis. Hindi ka man lang nagpakilala sa akin. Hindi mo ba alam na bawal? I don't care. Maghubad ka na at gusto ko nang matapos to. Hindi kita binayaran ng kalahating milyon para mag-inerte. Sigaw ng lalaki at gigil na kinabig si Bria upang mahalikan. Pero muli siyang itinulak ng dalaga. Pero hindi na makaya ni Bria ang pagkulo ng tiyan niya dahil sa sakit. Sir, masakit po ang tiyan ko. Reklamo muli ni Bria. Huwag mo akong lukohin. Bakit ngayon pa sumakit ang tiyan mo? Kung sa palagay mo ay maniniwala ako sa'yo, nagkakamali ka. Itinulak siya nito sa ibabaw ng kama at pumunta ito sa ibabaw niya. Umalpas pa ang mahinang halinghing sa bibig ni Bria nang simulan siya nitong halikan pababa. Pero dahil masakit talaga ang tiyan niya, hindi niya mapigilan ang mautot. What the? Dumagundong ang boses ng lalaki matapos malanghap ang utot ni Bria. Yan! Sinabi ko naman kasi sa'yo na masakit ang tiyan ko, pero ayaw mong maniwala. Pasensya ka na. Uminom kasi ako ng wine. Bawal pala sa acidic na tulad ko. Eh di sana sinabi mo na uutot ka. Hindi yung kung kailan kapantay na namukha ko ang puwet mo. Doon mo pa inilabas. Nagtatagis ang bagang ni Dark nang sabihin yun. Isang kalokohan lamang ang binigay niyang deal sa kapatid. Pero may nagtutunjo sa kanya na dumalo. Pagpasok pa lang sa silid, nakita niya ang pinakamagandang babae sa mundo. Nakaupo sa malaking kama habang suot ang pulang lingerie. Hindi pa nakatulong ang isiping isa itong berhen at gumastos siya ng kalahating milyon para lamang dito. Hindi niya mapigilang kasabikan ito, lalo na nang matikman niya ang matatamis na labi ng dalaga. Hindi nga lang nakatulong ang pagiging reklamador at ngayon ay ang pag-utot ng babae sa mukha ni Dark. Sir, natataip po talaga ako. Naiiyak pang sabi ng babaeng nasa harapan. Wala nang nagawa si Dark kundi balutin ito ng suot niyang coat at buhatin palabas ng silid. Hinanap niya ang restroom at itinulak roon papasok ang dalaga. 5 minuto lang lumabas na ang dalaga kaya hinila na naman niya ito papasok sa silid at muling sinimulang halikan. Sir, teka lang! Pigil nitong muli. Nagngit-ngit na sa galit si Dark dahil sa palagi nitong paninira sa momentum. What? Iihi naman ngayon? Wala na akong pakialam. Bakit ba atat na atat ka, sir? Alas 8 pa lang ng gabi. At isa pa, hindi naman ako nagmamadali. Ani pa nito. Damn! No more excuses! Muli niyang hinalikan si Bria. Sinabayan na siya ni Bria, ngunit nahagip ng mata ni Bria ang maliliit na CCTV sa loob ng silid. Gumalaw pa yun na tila mas tumutok sa kanila. Nagtiliis siya at mabilis na sinipa ang binata kaya nahulog ito sa lapag. Ano bang problema mong babae ka? Bakit mo ko tinadyakan? Ani ni Dark habang haplos ang sikmurang natamaan ng babae. Sir, may CCTV sa loob ng silid. Ayokong kumalat ang scandal ko. Gusto kong maging artista pero hindi sa ganitong paraan. What are you talking about? Pwede kong ipabura ang copy nila kung sakali man. At mas ayokong masira ang pangalan ko. Ayoko po, sir. Hindi ako papayag. Tanggi pa rin ni Bria habang nakatago sa ilalim ng comforter. Iniwasan niyang makita ng CCTV ang mukha niya dahil ibang usapan na ang scandal. What do you want me to do? Sirain ang CCTV? Akyatin? Don't. Damang-dama ni Bria ang frustration sa boses nito. Sir, samutin na lang tayo para masafe. Yung katulad ng sogo. 500 pesos lang, 3 oras na. Tapos wala pang makakakilala sa atin dun. Suwestiyon pa ng dalaga na nagpataas ng kilay ni Dark. What the? Motel? Kung pwede namang hotel. Ibigay mo na lang sa akin ang bayad sa hotel, sir. At sa motel na lang talaga tayo para makatipid ka pa. Pamimilit pa ni Bria. Wala nang nagawa si Dark kundi ang maghanap ng motel at nakahanap nga sila. Sa pagbuklat pa lang ng pintuan, nagsimula na silang maghalikan. Nagpaubaya si Bria hanggang sa hindi na niya namalayan ang pagkawala ng mga suot nila. Gorgeous. Puri pa nito. Ikaw din. Pakiramdam ko, ito na ata ang papatay sa akin. Balitang balita isang babaeng namatay sa isang malaking. Wala sa sariling sabi ni Bria habang nakatingin sa hubad na katawan ng binata. What? Takang tanong ni Dark.
Huwag mo akong pansinin, Pogi. Sugo rin na para matapos na. Anya pa. Dahil na rin sumipa na ang wine na ininom kanina ni Bria, nakaisip siya ng kalokohan. Itinali niya mga kamay ng gwapong binata sa headboard ng kama. Napangisip pa si Dark dahil sa ginagawa ng babae. So, are you into this kind of crap, ha? Huh? Anya at pinasadahan pa ng tingin ng dalaga. Pero sa kamalas-malasan ay bigla na lamang nagsisisigaw at nagsitakbuhan ng mga taong nasa motel. Para bang gumising sa pagkakahimbing si Bria at namumutlang tumingin sa labas ng bintana. Nire-raid kasi ngayon ang motel kung nasaan sila. Dahil sa takot na madamay, mabilis siyang nagbihis. What the hell are you doing? Bakit ka nagbibihis? Hindi pa tayo tapos, babae! Sigaw ng gwapong lalaki. Sir, I'm sorry. May mga pulis kasi sa labas ng motel. Ayoko pong makulong. What? Ganito na lang, sir. Pahiram muna ng pera mo at ipapahiram ko sa iyong panty ko. Kapag nagkita tayo ulit, ibalik mo sa akin yan. Tapos ibabalik ko rin sa iyo yung pera, okay? Pero sana hindi na tayo magkita. Sabi pa ni Bria at saka siya kumaripas ng takbo. Dinig na dinig pa niya ang sigaw ng lalaki na nakatali sa kama. Hubot-hubad at nasa dibdib ang panty na inalis nito kanina sa kanya. Dala ang lakas ng loob, iniwan niya ang motel kasabay ang kabang nasa dibdib. 5 buwan ang lumipas simulang mangyari ang insidenteng yun. Nabayaran ni Bria ang lahat ng pinagkakautangan at nakahanap pa siya ng magandang trabaho. Uy bruha, sigurado ka ba na magtatrabaho ka na sa labas? Paano kung pinaghahanap ka pala ng lalaking tinakasan mo nun? Paniniran ng kaibigan niya sa unang araw ng trabaho bilang isang assistant secretary. Pwede ba, Tonyang? Huwag mo ipaalala ang bagay na yan. Kinalimutan ko na yan. Isa pa, makikilala pa ba ako sa ayos ko ngayon? Umiikot pa siya sa harapan ng kaibigan. Sinipat naman siya nito habang hinahaplos ang 5 buwang pinagbubuntis. Short hair with bangs? Eyeglasses na wala namang grado? Gumanda ka nga. Pero Bria, ganun pa rin ang mukha mo. Basta, malaki ang mundo, Tonyang. Isa pa, nasa Angeles City tayo. Wala sa Maynila. Kapag nagtagpo pa ang mga landas namin, edi tinadhana talaga kami. Ani naman ni Bria, saka isinukbit ang bag sa balikat. O siya, ikaw ang bahala. Huwag mong sasabihin na hindi kita binalaan, ha? Ako na muna dito. Umuwi ka ng maaga at samahan mo ako magpa-check up. Sabi naman ni Tonyang. Bakit kasi hindi mo balikan ang lalaking nakabuntis sa'yo? Abot ang swerte naman ang lalaking yun. At ako ang nagdurusa sa mga cravings at gastusin mo. Hasik ni Bria sa kaibigan. 5 buwan ang nakakalipas nang mag-iiyak ang kaibigan na si Tonyang o sa tunay na pangalan ay Tiffany. Buntis ang kaibigan at hindi nito masabi kung sino ang ama. Basta ang sinabi nito ay pumayag siya sa laro. Hindi na muling nagtanong pa si Bria sa problema ng kaibigan. Dahil nire-respeto niya ito kahit papano. Para naman tayong hindi magkaibigan yan, Bria. Hindi talaga kita kukuning ninang dito. Maktol pa ni Tonyang pero inirapan lamang siya ni Bria. Magkasama sila simula pa noong mangyari ang pagtakas at pagdala ng kalahating milyon ng lalaki. Maswerte pa rin siya dahil hindi siya pinahanap nito. Kaya tatanawin niya ng bukal ang pagtulong ng binata. 30 minuto ang tinagal ni Bria sa biyahe bago siya nakarating sa napakalaking building. Good morning, sir. Magalang pangbati niya sa security guard. Dumiretso sa kaagad sa president's floor nang walang hiya-hiya. Pagbukas ng elevator, bumuwad sa kanya ang pamilyar na likuran ng lalaki. Good morning, sir. Ako po si Bria Suarez, ang bago niyo pong assistant secretary. Pakilala niya. Pero nang biglang humarap ang binata, nalaglag ang panga ni Bria. It's nice to see you again, Miss Panty. Kumusta? Nag-enjoy ka ba sa perang itinakbo mo? Nakangising sabi ng lalaki kay Bria. Sir, pwede naman nating idaan sa maayos na usapan. Namumutlang sabi ni Bria sa lalaki. Pero nagulat na lamang siya na magsara ang 100 daanan paalis sa opisinang yun nang akma siyang tatakbo. Not so fast, baby. Malaking pagkakautang mo sa akin. Sabi ng binata sa malademonyong ngisi. 2 oras nang nakatali si Bria sa upuan at nasa harapan niya ang binatang nagngangalang si Dark Del Falcon. Ito pala ang may-ari ng kumpanya na pinag-a-applyan niya. Kung minamalas nga naman ay nasyempo pa siya sa lalaking tinatakasan niya. Sir, promise,
ibabalik ko ang kalahating milyon sa'yo. Pakawalan mo lang ako dito dahil may naghihintay pa sa'kin sa bahay. Huwag mo akong ipakulong, please. Pagmamakaawa ni Bria kay Dark na wala namang pakialam. Maawa? Naawa ka ba nang iwanan mo kong hubot-hubad sa motel? Tapos naabutan pa ako ng mga pulis pagkatapos nun. Hindi mo alam ang kahihiyang ginawa mo sa'kin. Hiyaw ng lalaki sa mismong pagmumukha ni Bria. Pero imbis na mainis, mas humanga pa si Bria. Napakabango kasi ng hininga ng lalaki. Naamoy mint pa. Hindi ko naman sinasadya. Natakot lang talaga akong makulong sa gabing yun. Katwira ni Bria. Pero di ka natakot na pwede kitang ipakulong. Come on, Bria Suarez. Hindi kita pakakawalan ng ganong kadali. Nagkatitigan pa silang dalawa at naroon pa rin ang galit sa mga mata ng binata. Mas malinaw ngayon. Kitang-kita ni Bria kung gaano kakisig at kagandang lalaki ang nasa harapan. Ang katawan nitong nakakalaway at ang kagwapuhan walang kapantay. Artista ka ba? Wala sa loob na bulong ni Bria. Ang kaninang diretsong kilay ni Dark ay kumunot dahil sa nakatulala ang babae sa harapan. Babayaran ka ta, sir. How? Paano mo babayaran ang kalahating milyong itinakas mo? Baka pwede natin idaan sa maayos na deal? Suhestyon pa ni Bria. Shoot! Makikinig ako. Tumuo pa ang lalaki sa maliit na sofa at tumupo rito na parang hari. Hindi tuloy makapag-concentrate si Bria dahil nakakasindak ang kagwapuhan nito. Magtatrabaho ko sa'yo at kalahati ng sahod ko ay kunin mo pambayad sa kalahating milyon. Yun na ba ang pinakamagandang naisip mo? Sa tingin mo ba may kalakihan ng sahod mo rito? Puputi ng lahat ng buhok mo sa katawan, hindi ka pa tapos sa pagbabayad. Sikmal pa ni Dark. Yun lang ang kaya kong gawin para mabayaran ka. Kakasimula ko lang sa trabaho ngayon at hindi ako mayaman. Kaya nga naisipan ko na naitakbo yung pera mo kasi sobrang gipit na ako. Kaya maawa ka, sir. Tanggapin mo na yung ano ko, please. Pagsusumamo ni Bria, pero iba ang nasa utak ni Dark. Inaabi ni Dark na sobrang ganda ng babae ngayon. Lalo na sa maiksing buhok, binagaya nito ang bangs at eyeglasses. Mukhang inosente pero wild. Yan ang nasa utak ni Dark. Hindi biro ang pinagdaanan niya, mahanap lamang ang babae. Hindi rin madali na mapapayag ang babae na tanggapin ang trabaho dito sa kumpanya. Ngayong nasa harapan niya ang babae, hinding-hindi na niya ito pakakawalan. Sabihan man siyang tanga, pero totoong na love at first sight siya sa gabing yun. I have a deal to you, pero ayokong tumanggi ka. Panimula niya pa. Napakistot si Bria at nanlisik ang mga mata niya. Kung ang pakikipagsiping ulit sa iyong kapalit ay, wag na, hayaan ko na lang na makulong ako. Sabi pa ni Bria na hindi na gustuhan ni Dark. Why? Tinanggap mo ang aloko na yun because of money. Tapos mag-iinerte ka ngayon? Hindi ko naman kasi talaga tatanggapin yun kung di lang ako nangangailangan ng malaking halaga. Yun na ang una't huling gagawin ko yun. Kaya kung ayaw mong tanggapin ang aloko, di wala na akong magagawa kundi tanggapin na makukulong ako. Seryosong sabi ni Bria sabay iwas ng tingin. Fine. Pagsuko ni Dark. Nangislap ang mga mata ni Bria dahil sa narinig sa lalaki. Pinag-usapan nila ang magiging setup sa pagbabayad sa utang ni Bria. Nauwi sa maayos na usapan. Ngunit ito na ang huling chance ni Bria upang mabayaran ang kalahating milyon. Kinabukasan, maagang pumasok si Bria tulad ng utos ni Dark sa kanya. Isang simpleng pencil skirt at long sleeves with coat ang uniforme niya. Ang magiging opisina naman niya ay nasa loob ng opisina ng binata upang mas matutukan daw ito. Pagtapak pa lang ni Bria sa loob ng opisina ng lalaki. Amoy na niya ang mabangong pabango. Amoy babae. Hindi nga siya nagkakamali dahil may babaeng nakaupo sa kandungan ni Dark. Umiiyak ito habang yakap si Dark. Sinabi ko naman sa iyo, 'di ba? Iwanan mo na yung asawa mo. Ayaw mong makinig sa akin kaya anong mapapala mo? Wala, sakit at puro iyak. Sabi pa ni Dark sa babaeng tanga niya. Nagkasalubong ang mga mata ni Bria pero hindi niya pinansin ang dalaga. Pero hindi mo ako maiintindihan kasi mahal na mahal ko siya. Sabi naman ng babae at mas lalong isiniksik ang mukha sa dibdib ni Dark. Pero mahal kita. Mahal ka ni Don. Sina mommy at daddy.
mahinang bulong ni Dark sa kapatid. Pero kuya... No more buts. Hihiwalayan mo ang animal na yun o pababagsakin kong kumpanya niya. Mamili ka. Pagbabanta pa ni Dark sa kapatid na babae. Oo kuya. Pagsang-ayon ni Midnight sa kapatid. Nagpaalam na ang nakababatang kapatid ni Dark na uuwi na ito sa bahay at hanggang ngayon ay wala pa rin silang pansinan ni Bria. Tahimik lang ang babae habang ginagawa ang trabahong inatas niya. Miss Juarez, pagkuha pa ni Dark sa atensyon ng babae. Yes, sir. Maghanda ka ng maleta ko. May overseas meeting ako sa UK. Kailan po? Bukas ng hapon. At gusto kong hindi ka malilate. Pakiayos na rin ang mga schedules ko para matapos ko sila. Anya pa. Tumango naman si Bria bilang pagsang-ayon pero hindi na ito muling umimik. Hindi naman mapalagay si Dark dahil pakiramdam niya ay may nagawa siyang mali. She's my sister. Gulalas pa niya na nagpatigil kay Bria kaya tumingin siya sa lalaki. Ano sir? Sorry sir. Hindi ko kasi maintindihan dahil medyo focus ako sa paggawa ng reports. Takang tanong naman ni Bria na siya namang nagpapula sa pisngi ni Dark dahil sa pagkapahiya. Never mind. Anya pasabay alis ng opisina. Napangiti ng malawak si Bria dahil aminado siyang natuwa siya sa pag-explain ng lalaki pero wala siyang nakikitang mali. Hindi naman siya tanga para hindi makita na magkapatid ang dalawa dahil magkamukha sila. Parang girl version ni Dark ang kapatid na babae. 20 minutes lang ang lumipas nang muling bumalik si Dark ng madilim ang mukha. Pero hindi inaasahan ni Bria ang sinabi nito. Hinahanap ka ng kaibigan mo sa lobby ng company. Sabi nito bago inilapag ang kape sa harapan niya. Po? Kaibigan? Sino, sir? She's pregnant and kanina pa siya umiiyak sa labas. Nakikiusap na matawagan ka. Go ahead, Miss Juarez, baka kailangan ka ng kaibigan mo. Sabi pa nito. Hindi makapaniwala si Bria dahil sa naging reaksyon ng lalaki. Dahil kung ibang boss yun ay mapapagalitan na siya. Alanganin pa siya nitong una. Pero naglakad na rin siya palabas ng opisina. Mula pa lang sa malayo, kilalang kilala na ni Bria ang babaeng lumuluha sa may lobby. Pinagtitinginan pa siya ng mga tao. Kaagad niyang nilapitan ang kaibigan at nanlalaki ang matang napatingin siya sa basag na labi ng kaibigan. Anong nangyari? Iniwan lang kita saglit nang maayos, hindi ba? Sabihin mo sa akin kung sinong may gawa niyan. Hindi na napigilan ni Bria ang pagtaasan ng boses si Tonyang. Si Chang Loida, Bria, natuntun niya ako sa pinagtitiran natin. Lahat ng gamit sa bahay mo kinuha niya. Pati yung ipon ko sa panganganak kinuha niya. Hagulgol ni Tonyang. Dumaan ang matinding awa sa mga mata ni Bria. Kasabay ng matinding galit para sa babae. Hindi pa nakatulong nang maramdaman ni Bria si Dark sa may likuran niya. Bria, sorry. Yung apartment natin wala ng laman. Kinuha nila lahat ng gamit na inipon mo at pinaghirapan. Sorry talaga. Sabi pa nito. Shhh. Wala akong pakialam sa mga gamit na kinuha nila. Ang mahalaga dito ay hindi ka nasaktan ng sobra. Lalo na ang baby na dinadala mo. Pero wala na tayong babalikan sa apartment, Bria. Pinaalis na rin tayo doon dahil sa ginawang pag-eskandalo ng sahing ko. Gagawa ko ng paraan at saka may trabaho ko, 'di ba? Pwede naman tayong magstay muna sa hotel. Miss Juarez, singit ni Dark sa dalawa. Sir, pasensya na talaga sa istorbo. Umiling pa si Dark sabay abot ng itim na card. Nagtaka pa si Bria at hindi 'yon kinuha agad. Nagtataka niyang tinitigan ng binata. Pwede kayong tumuloy muna sa isa sa mga condo building ko. Here's the key card. Yan ang gamitin niyo para makapasok sa loob. Dalhin mo na doon ang kaibigan mo dahil delikado ang buntis tapos nakapangpaapa. Sabi ni Dark kaya sabay na napatingin si Bria sa paanan ng kaibigan. Mas lalo siyang nagalit dahil sa nakapaanga ito. Humarap na siyang muli sa lalaki at nagpasalamat. Kahit nakakahiyaman para kay Bria na tanggapin ang alok nito, ay wala siyang nagawa dahil kailangan ng kaibigan niya ng ligtas na lugar. Kinabukasan, alas 5 pa lang ng hapon, nakagayak na si Bria. Dahil ngayon ang araw ng pagpunta nila sa UK. Makakaalis na siya ng payapa dahil alam niyang ligtas ang kaibigan. Isang malaking bag lamang ang dala niya
dahil kaunti lamang ang damit na maayos na nakuha niya sa dating apartment. You're almost late, Bria. Sumakay ka na dahil mahuhuli na tayo sa flight. Bungad ng boss niya sa mismong lobby ng condo unit nito. Napatitig pa siya kay Dark dahil sa casual na damit na suot nito na mas lalong nagdepena sa kagwapuhan ng lalaki. Huwag mo ako masyadong tignan at sumakay ka na. Utos pa nitong muli kaya nahihiyang pumasok si Bria sa loob ng sasakyan. Tumagal ng 2 oras bago sila nakarating sa private plane ng lalaki. Ilang oras din ang tumagal ng biyahe patungong UK. Para siyang batang nakarating sa amusement park dahil sa ganda ng bansa. Hindi niya maalis ang tingin sa magagandang tanawin, lalo na ang mga malalaking buildings. Kung alam ko lang na malamig dito, nagdala sana ako ng jacket. Reklamo pa niya at niyakap ang sarili. Hindi mo ba alam na winter ngayon sa bansang to? Bakit ka kasi nagsuot ng ganyan? Akala mo ba makinis ang mga hita mo? Biro pa ng lalaki dahil sa suot niya. Hindi ko po alam, sir. At unang beses ko lang po dito kaya wala akong alam na winter pala. Yaan mo, sa susunod sir, mag-a-adjust na ako. Bira din pabalik ni Bria. Pero kesa magalit si Dark, gumuhit pa ang nakakalokong ngiti sa labi nito. That's why I like you. Ani pa nito na nagpagulat kay Bria. Lahat naman sir, gusto ako. Gusto nga din ako ng kapatid mo, sir. Ani pa ni Bria nang hindi nag-iisip. Huli na nang mapagtanto niya ang sinabi dahil nagpupuyo sa galit ang lalaking nasa harapan niya. Nagkikita kayo ni Don? Hiyaw pa nito na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Pero hindi ito pinansin ni Dark. Bagkus, niyugyug pa niya ang magkabilang balikat ng babae. Teka nga! Huwag mo akong kalugin! At anong nagkikita kami doon? Pinagsasabi mo ba? I'm asking you, Bria. Kailan kayo nagkita ni Don? I'm warning you dahil nag-iinit na ang ulo ko. Pananakot pa nito. Pero mas lalo lamang naguluhan si Bria. Bakit ka ba nagagalit? Hindi nga kami nagkikita doon. Bagkus, nagkikita kami dito. Sigaw naman ni Bria. Huwag mo akong pilosopuhin dahil nagtatanong ako ng maayos. Anong relasyon mo kay Don? Kailan kayo nagkita? Nagkikita ba kayo nung nawala ka ng ilang buwan? Tell me! Ano bang pinagsasabi mo? Anong gagawin ko doon? Bakit mo tinatanong kung anong relasyon namin doon? Nagkikita kami! Saan doon? Hindi kita maintindihan! Napasabunot pa si Dark dahil sa frustration na nararamdaman sa babae. Ngayon lang siya nainis sa mga babaeng tanga at slow. Hindi pa nakatulong ang inosenteng mukha nito. Can you spell Don? Ani pa ni Dark na mas lalong nagpakunot ng kilay ni Bria. Anong palagay mo sa akin? Hindi marunong mag-spelling ha? Sagutin mo na lang ako. Spelling ng Don. D-O-O-N. Bobo ka ba? Ang galing mo sa English tapos ang hina mo sa spelling. Ano, masaya ka na? Bulalas pa ni Bria sabay talikod. Naiwang tulala si Dark dahil sa salitang naglalaro sa isipan niya. Unti-unting umangat ang magkabilang gilid ng labi. At hindi niya mapigilan ang matawa. Sir, dumiretso na po si Miss Suarez sa loob ng hotel. Sabi pa na isa sa mga butler niya. Really? Let her be. Ani ni Dark sabay tigil sa mga halakhak na hirap niyang supilin. Kinabukasan, napahilata na lamang si Bria sa malambot na mahabang sofa sa living area ng hotel na tinutuluyan nila ni Dark. Sa maghapon na narito sila sa UK, wala silang pahinga dahil sa magkabilang meeting. Hindi akalain ni Bria na ganito karami ang schedule ng binata para sa isang linggong trabaho. Ngayong araw, nakatatlong meeting at dinner meeting sila sa mga sikat na business tycoon. Take a shower para makapaghapunan na tayo. Dinig pa niyang sabi ni Dark. Ang kaninang nakapikit niyang mga mata ay muling namulat. Pinakiramdaman ang sarili dahil may napapansin siya sa kanyang sarili, lalo na sa kanyang puso. Palagi na lamang kasi itong tumitibok ng mabilis sa tuwing nakikita o nadidikit siya kay Dark. Narinig mo ba ako? Ang sabi ko, maligo ka na at nang makakain na tayo. May mga bagong meetings pa tayo bukas. Sabi pa ni Dark nang makalapit siya sa dalaga. Na naman, hindi ka ba nagsasawa? Hindi ko nga maintindihan ang mga pinagsasabi niyo about sa business partnership sa bagong tayong hotel. Tapos, yung mga business proposals na ikaw lang nakakaintindi.
Ang boring ng buhay mo. Try kaya nating pumasyal habang nandito pa tayo. Simula nang umapak tayo dito sa UK, puro iPad ang hawak ko para ipaalala ang mga meeting schedules mo. Mahabang litanya ni Bria sa binata na may halong sama ng loob. Dahil hindi niya ma-enjoy ang ganda ng paligid at bansa dahil sa pagmamadali nilang makarating sa meeting place ng bawat kliyente nila. We're not here to unwind, Bria. Nandito tayo para sa trabaho. Ang sagot ko naman sa tanong mo na boring ang buhay ko, hindi. This is I do for a living. At ito din ang magpapakain sa magiging pamilya ko. I want my future wife to be a queen. Yung tipo na isang pitik lang ng mga magaganda niyang daliri ay mabibili niya mga gusto niya na hindi iniisip ang presyo. Sabi ni Dark na nagpatahimik sandali kay Bria. Kung ganun, ang swerte naman ang mapapangasawa mo. Maliban sa gwapo ka na, yummy, mabait kapag tulog, at higit sa lahat, mayaman, wala na siyang mahihiling pa. Pwede ba akong mag-apply bilang kabit mo kung sakali? Bira ni Bria. Ang kaninang seryosong mukha ni Dark ay napalitan ng amusement. Nanginginang na naman ang mga mata niya dahil sa kalukuhan ng dalaga. Kabit? I don't want that. Loyal at faithful ako, Miss Juarez. Para lamang ako sa iisang babae dahil mahal na mahal ko ang mommy ko at siya lang ang nag-iisang babae sa buhay ng daddy ko. Ang pagmamahal nila ang inspirasyon ko sa pagmamahal. So, ang sagot ko sa tanong mo ay hindi. Hindi ka pwedeng mag-apply bilang kabit ko. May kaunti pang hagikik na tono ni Dark. Kung ganun, pwede bang mag-apply bilang asawa mo? Natuod sa pagkakatayo si Dark nang marinig yun sa babae. Nagkatinginan pa sila matapos ang ilang minuto, nag-iwas ng tingin si Bria. Biro lang naman. Masyado ka namang seryoso, Dark. As if naman napapatulang kita. Ayoko ng konsumisyon sa buhay ko. Kunwari pang tumawa ng malakas si Bria para maalis ang awkward na nararamdaman. Hindi din nakatulong ang mabilis na tibok ng puso ni Bria. Kaya dali-dali siyang tumayo mula sa pagkakahilata sa sofa. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang haklitin ni Dark ang braso niya at isinandalang binata ang ulo sa balikat ni Bria. Did you mean it? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Because I want it. Bulong pa nito, nasasapat lamang upang makarating sa pandinig ni Bria. Ano bang sinasabi mo dyan? Para kang tanga. Tinatanong mo ako, hindi ba, kung pwede kang maging asawa. I want it. I badly want it. Para namang tanga, Dark. Gutom ka lang kaya sinasabi mo yan. Mamaya na lang ako maliligo at kumain na tayo. At baka mamaya lumabas yun sa bibig mo na gusto mo na. I like you. Bulalas ni Dark na nagpatigil sa sasabihin dapat ni Bria. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Bria. Nagsimula na talagang magpalpitate ang puso niya dahil sa pinaghalong kaba at excitement. Sabi ko na nga ba, gutom ka lang. Kunwari pa siyang umiling-iling. I like you, Bria Suarez. I really like you. Dark, gutom lang yan. Please lang, kumain na tayo. Pambabaliwala pa rin ni Bria. Tumalikod na siya upang maglakad patungong kusina nang biglang magsalita si Dark. Seryoso ako, Bria. I really like you. The moment. The moment you saw me almost naked in front of you that night? Diba nga, binili mo ang pagiging birhen ko to satisfy your needs. Tell me saan bandang gusto mo ako dun. Babayaran ko mga utang ko sa'yo. Pero huwag mo na akong paasahin na gusto mo ko. Huwag mo na akong paasahin ng ganito, please. Pagsusumabo pa ni Bria. Nag-isang linya ang labi ni Dark dahil sa naging sagot ng babae sa kanya. Nakatalikod man ito pero nakita niya kung papaano pinunasan ng dalaga ang mga takas na luha. Hindi na lang din siya nagsalita dahil sa unang pagkikita nila na masasabi niyang hindi maganda. Subalit simula ng gabing yun, hindi na nawala sa isip niya ang mukha ni Bria. Ilang buwan ang sinayang niya, makita lamang ito. Nagawa pa niyang bilhin ang kumpanya na pinag-a-applyan ito para lamang bumalik sa buhay niya. Ito ang unang beses na ginawa niya ang kalukuhang ito. Kaya nakakasiguro si Dark na tunay ang nararamdaman niya at hindi lang dahil sa tawag ng laman. Kahit anong gawin mong panunulak sa akin na hindi ako susuko, papatunayan ko sa iyo na seryoso ako at totoong mga sinasabi ko. I will prove myself for the last time na mahalaga ka na sa akin.
huling sinambit ni Dark matapos ang gabing yun. Hindi na sila muling nagpansinan hanggang sa matapos ang lahat ng trabaho ni Dark. Makalipas ang 6 na araw ay sa wakas, natapos na ang lahat ng business meeting at pagsasara ng deal sa mga business tycoon. Masayang-masaya si Bria dahil matagumpay ang business proposals ng lalaki, kaya matagumpay nilang naisara ang deal. Ngayon na lang din ang huling araw nila sa bansa. Mabuti nga at nabigyan pa sila ng pagkakataon na makapagpahinga kahit sa 1 araw lamang. Ang ganda talaga dito. Naibulong pa ni Bria habang nakatingin sa magagandang tanawin. Nakaupo siya sa loob ng cafe habang nakatingin sa labas ng malaking bintana. Dito nila napiling mag-almusal ni Dark. Hindi siya nagsisisi dahil napakasarap ng pastry at kape nila dito. Kailan kaya ako makakabalik ulit dito? Pero hindi na sana para sa trabaho. Sana para mag-unwind na lang. Anya pa bago bumuntong hininga. Are you done? Singit pa ni Dark sa pagmumuni-muni niya. Naasiwa pa si Bria nang mapatingin siya sa mukha ng binata. Andun na naman kasi ang malapad ng ngiti nito at ang paminsan-minsang pang-iinis sa kanya. Sa mga lumipas na araw ay naging smooth ang pagsasama nila. Lantara na rin ipinapakita ni Dark ang kanyang nararamdaman para kay Bria. Nakikita mo nang nagkakape pa yung tao eh. Pwede ka namang mauna, tapos sunod na lang ako sa hotel. Total, bukas pa lang naman ang balik natin sa Pilipinas, diba? May bibilhin lang sana ako. Pasalubong mo kina mommy mo? Usisa pa ni Bria. No? Eh ano? Pwede naman na ikaw na lang ang bumili. Ang ganda kasi dito. Muling ibinalik ni Bria ang tingin sa labas ng bintana. Narinig pa niya ang paglangit-ngit ng upuan ni Dark at pagtayo nito. Osa, dito ka na lang at may aasikasuhin ako. Anyway, here's my card. Baka may gusto kang bilhin o may magustuhan ka. Just buy it. Huwag mong isipin ang preso. Saka inilapag ni Dark ang black card nito. Napanganga si Bria habang nakatingin sa unang card na mahahawakan niya. Hindi siya makapaniwala dahil para na rin sinabi ng lalaki na ubusin niya ang salapi nito. Don't worry, kahit 1 taong ka pang mag-shopping, hindi mo mauubos ang pera na meron ako. Mayabang pang sabi ni Dark sabay ngisi. Napairap si Bria dahil sa kayabangan ng lalaki. Pero aminado naman siya na ubod ng yaman ang lalaki. Yabang ah, walang sisihan ah. Bulong pa niya at saka kinuha ang black card at inilagay sa loob ng sling bag na dala. Take care and enjoy. Ani pa ni Dark at saka sa hinalikan sa noo. Naiwan tuloy na tulala si Bria habang pinapanood ang papalayong likod ng lalaki. Sinamantala ni Bria ang natitirang oras sa pamamasyal at pagkain ng mga pagkaing bago sa paningin niya. Hanggang magtakip silim na at mas lalong lumamig ang simoy ng paligid. Dinala siya ng mga paa niya sa parke kung saan may malaking fountain at magagandang ilaw. Naaalala niya ang mga paghihirap niya sa mga nagdaang taon. Maging masaya, yan lamang ang tanging pakiusap niya. Pero sa pag-iisip niya, bigla na lamang lumakas ang buga ng tubig sa fountain at mas umilaw ang mga palamuti. Kasabay ng pag-off ng mga ilaw ay ang pagtutok ng nagagandahang fireworks sa madilim na langit. Hindi niya napigilan ang malawak ng ngiti, lalo na nang mapansin niya ang pamilyar na lalaki na nakatayo. Nakangiti ito habang pinapanood siya. Dark? Mahinang bulong niya sa pangalan ng binata. May dala pa itong malaking money bouquet. Sa bawat hakbang ni Dark ay ang matinding tibok ng puso ni Bria. Para siyang lumulutang habang nakatingin sa mga mata ng lalaki na puno ng pagmamahal. Pero hindi niya sigurado. Anong kalukuhan to? Tanong pa niya sabay iwas ng tingin dahil hindi malaman kung paano ba siya aakto. Flowers for you. Ani pa ni Dark sabay abot ng bulaklak. Nagdadalawang isip man si Bria kung tatanggapin niya ang bulaklak ay tinanggap pa rin niya ito. Alam mo ba na mahilig ako sa pera? Kaya plus points ka sa akin dahil dito. Teka, dolyar ba ang mga ito? Hindi pa siya makapaniwala nang titigan ang $100. Alam ko naman na mukha kang pera. Kaya yan ang naisip ko. Pagbibiru pa ni Dark. Baka naman ibawas mo to sa utang ko sa'yo ha. Sinasabi ko sa'yo, hindi pwede. Ibang bigay sa utang. Kunwari pang pagalit na tono ni Bria. Para saan pala to? What do you think? Balik tanong naman ni Dark sa dalaga.
Hindi ko alam. Dahil ba sa pagiging successful ng business proposals mo? Hindi ko alam. Hindi ko gagawin ang lahat ng to kung dahil lang dyan. Pwede na makatambigyan ng bonus. Sinabayan pa ni Dark ng mabilis na pag-irap. Eh ano nga? Si Bria naman ngayon ang umisi na nakakaloko dahil napansin niya ang pamumula ng mga pisngi ni Dark. Can I court you? Lakas loob na tanong ni Dark. Malapad ng ngiti lamang ang isinagot ni Bria sa binata. Nagkatitigan pa silang dalawa. At makikita sa mga mata nila ang tunay na nararamdaman. Kasabay ng huling fireworks ang pagbuka ng labi ni Bria na kinalaki ng mata ni Dark. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay nila sa isa't isa habang pinagmamasdan ang makulay na kalangitan. Sa kabilang dako naman ay ang naaasiwang mukha ng napakagandang dalaga. Habang nakaupo sa isang single sofa, bitbit pa nito ang apat na maleta at isang mamahaling aso galing pang France. Sa gilid niya ay ang mag-asawa na hindi rin magandang hulma ng mukha. Kailan ba darating si Dark? Kanina pa kasi ako rito at ang sabi ng assistant ko, ngayon ang uwi niya galing UK. Hindi namin alam kung ngayon ang uwi niya, pero sa palagay ko ay kasama niya ang nobya niya ngayon. Diretsang sabi ni Harper sa babae. What? Nobya? Are you kidding me, tita? 2 weeks na nga akong nawala dahil sa bakasyon ko sa Bali, tapos nagkaroon na siya agad ng nobya? If this is a joke, please lang, sabi pa ng babae. Hindi na gustuhan ni Harper ang ugali ng babaeng nasa harapan. Mayabang, matapobre, sopistikada, masama ang ugali, at daig pa ang higad na kati sa babaeng ito. Hindi niya gugustuhin na mapangasawa ng anak niya. This isn't a joke, iha. Hindi ka gusto ng anak ko. And I don't need your opinion. Sagot naman ito na mas lalong nagpainit ng ulo ni Harper. Hinimas lamang ng kanyang asawa na si Bright ang balikat upang mahimasmasan ang babae. Ayaw nilang patulan ang babaeng nasa harapan nila dahil anak pa rin ito ng matalik nilang kumpare. Calm down. Bulong pa nito. Pero pinanlilisikan lamang siya ng mata ni Harper. Paano ko kakalma? Kung nanunuot na sa ugat ng babaeng yan ang sobrang sama na ugali, saan ba niya napulot ang babaeng to at bakit parang walang pinag-aralan? Nakita mo ba kung paano niya ako sagot-sagutin? Madiin pero pabulong na sambit ni Harper sa asawa. Tumigil sa pagbubulungan ang mag-asawa nang magbukas ang pintuan ng living area. Iniluwa ng pintuan si Dark, tangan ang maleta, at ang hindi maalis ng ngiti sa labi. I'm back, Mommy and Daddy! And what are you doing here? Takang tanong ni Dark nang makita si Denise sa likuran ng mga magulang. Mabilis pa itong naglakad at yumakap sa kanya at pagkatapos ay hahalikan sana ang labi niya pero mabilis siyang umiwas. Mommy! Daddy! What is this? Takang tanong niya ulit sa mga magulang pero umiwas na lang ng tingin ng dalawa. Why? Hindi mo ba ako na-miss? Na-miss kita ng sobra, Dark. Nakapag-isip na ako at gusto kong magpakasal sa'yo. Bulalas pa ni Denise. What? Ilang katulba ang sininghot mo at nagsasalita ka ng ganyan? God, layuan mo na ako. At saka niya tinulak ang babae. Dumaan ang inis at sakit sa mga mata ni Denise dahil sa ginawa ng lalaki. Amoy na amoy pa ang sweet na pabango sa damit nito, lalo pa ang ngiti ng binata ng pagpasok nito. You promised me na ako na lang. Kailan ko ba sinabi yan? Denise, being delusional isn't okay. Saka kanood mo yan ng K-drama. Hasik pa ni Dark at dumiretso na paalis sana nang muling magsalita si Denise. Sa palagay mo ba, hahayaan ko lang to? Hindi ko mapapalagpas ang kalukuhang to, Dark. Ako lang at wala nang iba. Malamig na sabi ni Denise, pero malamig at walang emosyon na natingin lamang ang ipinukol ni Dark sa babae. Loka! Kanina ka pa nakangiti dyan. May nangyari talaga sa UK? Nasugatan na ba ang perlas ng silanganan? Napitas na ba ang bulaklak na gumamela? Madiliwang natanong pa ng kaibigan na si Tonya habang pinapapak ang isang garapon ng Milo. Pag-uwi niya mula sa business trip, puro Milo na lamang ang laman ng cabinet at puro fresh milk lamang ang laman ng ref. Ito kasi ang pinaglilihian ng kaibigan, kaya hinayaan niya na lamang ito. Nga pala, Bria,
Kilala ko na kung sino yung ama ng anak ko. Nag-uumpisa na ako humingi ng sustento. Kaso ayaw maniwala na anak niya to. Dagdag pa nito. Umupo ng maayos si Bria at nakipapak na rin ng Milo dahil isang malaking chismis to. Ayaw magsalita ng kaibigan noong una tungkol sa nakabuntis sa kanya. Ngunit ngayon ay heto na ang sagot na matagal na niyang tanong. So, sino ang matapang na lalaki ang nakapasok sa maluwag mo ng yungib? Si Raulo. Oo, nagsasayaw ako sa bar pero hindi ako nahahawakan nino man. Judgmental ka masyado. Kala nga akong makate pero di ako buni dahil isa lamang akong kagat ng langgam. Makate lang kapag may tumusok. Biro pa ng kaibigan na nagpangisngis kay Bria dahil sa walang filter nitong bunganga. Pero sino nga kasi ang tatay ng pinagbubuntis mo? Sandaling kinuha ni Tonya ang cellphone sa bulsa at may tinipa doon. Saglit lamang at pinakita nito ang pamilyar na larawan. Napanganga si Bria nang makilala ang lalaking nasa larawan. Doon? Bigkas ni Bria at sinigurado pa talaga na tama ang nakikita. Ano? Anong doon? Nandito tayo, Bria. Si Don ang nakabuntis sa'yo. Anya pa at hindi pinansin ang sinabi ng kaibigan. Hindi, si Dito ang nakabuntis sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Yung lalaki na yan ang maswerte na kapitas ng sampagita ko. Ilang buwan kong hinahanap ang tukmul na yan dahil nga hindi na siya nagmamanage ng bar niya. Tapos, malaman-laman ko kakasal na rin ang tukmul na yan. Hindi ako makakapayag iwanan niyang responsibilidad niya sa anak ko. Kapatid niya ng boss ko, si Don. Hirit ulit ni Bria. Doon? Doon ang pangalan niya? Don, as in madaling araw. Sambit ni Bria sabay irap. Ang lakas ng trip ng mga magulang nila, ha? Eh yung boss mo, anong pangalan? Dark. Proud pang sagot ni Bria. May kapatid pa silang bunso. Hirit pang muli ni Bria. Wait. Uulaan kong pangalan yan. Pagsakay naman ni Tonyang sa biruan nilang magkaibigan. Ano? Kapag nahulaan mo, sasamahan kitang tudasin yung nakabuntis sa'yo. Afternoon. Yan ang pangalan ng kapatid nila. Afternoon. Confident pang sagot ni Tonya, pero umiling lamang si Bria. Midnight ang pangalan ng bunso nila. Sabi ni Bria na nagpatulala na lamang kay Tonyang. Lakas ng tama. Naibulong ni Tonyang matapos marinig ang pangalan nila. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan na sila kung paano ang plano nila sa kapatid ni Dark. Bilog nga ang mundo dahil ang hindi inakala ni Bria ay nangyari. Dahil ang almost perfect relationship sana ni Dark ay nasira nang dumating ang isang buni. Oo, makating babae na daig pa ang buni na wala ng gamot. Dalawang linggo na siyang nagtitiis sa pagmumukha ng babae at ang paglalandi nito sa nobyo. Tama, dahil si Dark ay ang kanyang nobyo na. Sinagot niya na ito nang malaman ang tungkol sa babaeng buni na palaging nandito sa opisina kasama nila. Baby, I'm so hungry. Pwede mo ba akong bilhan ng pagkain? Nag-puppy eyes pa ito. Kaya't kamunti ka nang mapabuga ng iniinom si Bria. Hindi ito pinansin ni Dark, bagkos itinuloy ng binata ang pagbabasa ng mga reports na sinasamantalang tapusin ni Bria upang hindi nito pansinin ang babae. Dark, gutom na talaga ako. Pagpapaawan nitong muli. Pumunta ka sa cafeteria sa first floor at doon ka kumain. Bara naman ni Dark matapos mabasa ang kumpol na folder. Pero ang sakit kasi ng paa ko. Eh di maglakad ka ng walang heels. Bara naman ni Dark. Pasimple na tumatawa si Bria dahil sa nakakaawang babae. Why are you laughing? May nakakatawa ba, Miss Assistant? Mukha ba akong clown sa'yo? Stop laughing o ipapatanggal kita sa kumpanyang ito. Matapang naman na sita ni Bria. Mas lalong lumaki ang ngisi sa labi ni Bria dahil sa katapangan ng babae. Hindi pa alam ng babaeng ito kung sino siya at ano siya sa buhay ng lalaking lantaran nitong nilalandi. Nang sipatan niya si Dark na nakatingin din pala sa kanya na may pag-aalala. Pero kinindatan niya lang ito. Gulat pero kalaunay gumiti rin si Dark at nabawasan ang pag-aalala sa mukha. Miss, hindi mo ata ako kilala at kung ano ako dito. Pag-uumpisa pa niya. Do I need to know kung anong papel mo sa kumpanya?
isa ka lang assistant at malanding babae na inaakit ang ibang lalaki para sa posesyon. Maanghang ang pagkakasabi nito. Pero hindi sapat para umatras si Bria. Hindi sa tinanyagang katakera sa probinsya kung matatalo lang siya ng inggit at maarting babaeng to. Sumandal pa siya at namewang na mas lalong ng paluwas sa mabibilog niyang dibdib. Sa harapan naman niya ay si Dark na magkakasunod na lumunok dahil sa hotness ng nobya. Lalo na nang dahan-dahang alisin ni Bria ang suot na eyeglasses. Alam mo ba ang sinasabi mo, miss? Tinanong mo ba kung may nagmamay-ari na sa lalaking inaangkin mo? Baka kasi may nakasulat na sa noo niya na pagmamay-ari na siya ng iba. What do you mean? Anong alam mo sa buhay naming mayayaman? Isa pa, walang nagmamay-ari kay Dark, kundi ako. Matagal na kaming magkakalala at sisiguraduhin ko na magiging akin siya. Sagot ni Denise na nakakapatid ng litid. Talaga ba? Bakit hindi mo siya tanungin ngayon kung sino nga ba ang nagmamay-ari sa kanya? Panunubok ni Bria. Napatayo na si Denise at hindi napigilan ang pagsabog ng galit. Ibinagsak pa nito ang vase sa gilid ni Bria. Pero hindi man lang nasindak si Bria kahit kaunti. What the hell is wrong with you, Denise? Paano kung tinamaan mo siya? Bakit di ka nalang umuwi sa inyo at dun ka magdabog ha? Si Dart na sumigaw at saka mabilis na lumapit kay Bria upang inspeksyonin ang katawan ng babae kung nasaktan ba ito. Okay ka lang? Nag-aalala pong tanong ni Dark at saka niya hinalikan ang labi ni Bria ng mabilis. Anong ginagawa mo, Dark? Bakit mo siya hinalikan? Anong relasyon yung dalawa? Sigaw ni Denise. Nagpupuyos ang damdamin niya habang nakatingin sa dalawa. Ang kaninang mukha ni Dark ay napalitan ng dilim. She's my girlfriend, Denise. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wala kang mapapala sa akin. You're joking, right? Alam mong ang tagal kitang hinintay. Alam mo na mahal kita. Nag-usap na ang pamilya natin, hindi ba? Pumayag na ang pamilya natin. Puno ng hinanakit nitong sigaw kay Dark. Pero mas lalo lamang siyang sinaktan na makita ni Denise na walang emosyon ang mga mata nito. Pero nang lumipat ang tingin ni Dark sa babae, nakita ni Denise ang totoong pagmamahal nito para sa dalaga. Pagmamahal na hindi niya nakita kailanman. Pumatak ang mga luha niya habang pinapanood ang dalawa. Parang pinipiga ang puso niya habang pinapanood ang dalawa. Unti-unti siyang nahirapang huminga dahil sa paninikit ng dibdib niya. Huling sasabihin ko na to sa'yo, Denise. Hindi kita mahal. Ni minsan ay hindi kita nagawang mahalin o magustuhan. Makakahanap ka rin ng lalaking mamahalin ka ng sobra. I'm sorry, pero hindi talaga. Hindi ko kayang mahalin ka. Sabi pa ni Dark. Kahit konti lang. Hindi talaga? Kahit saglit lang noong magkasama tayo? Hindi talaga? Nakakaawa na ang dalaga, pero umiwas na lamang ng tingin si Bria. Nakikita at nararamdaman niya ang masakit na nararamdaman ng dalaga. Ngunit hindi niya kayang mawala sa kanya si Dark. Hinding-hinding-hindi. No. Simple ang sagot ni Dark, pero parang punyal na tumutusok sa dibdib ni Bria kahit hindi ito para sa kanya. Dali-daling kinuha ni Denise ang bag at nagmamadaling umalis sa opisina ng lalaki. Naiwan si Dark at Bria na tahimik lamang. Naroon ang matinding awa para sa dalaga ngunit hindi talaga mapipilit ang puso. Hanggang sa pag-uwi ni Bria ay nasa isip pa rin niya ang nangyari kanina. Hindi mawala sa isip niya ang nakakaawang mukha ng babae. Kahit naman na maldita ito at masama ang ugali, ay nakikita pa rin ni Bria na napakabuting babae nito. Ang haba ng uso natin, Bria. Nag-iwalay na kayo ni Dark? Nag-away? May tampuhan? Ayusin niyo habang maaga pa. Salubong naman ng kaibigan. Tama ba ang ginawa ko? Pambabaliwala ni Bria sa sinabi ni Tonyang. Tungkol saan? May nangyari ba? May babaeng sobrang nagmamahal kay Dark. Tapos sa mismong pagmumukha ko pa nangyari ang lahat ng yun. Kung paano siya nasaktan ng tanggihan ni Dark ang pagmamahal niya. Alam mo kasi Bria, sa pagmamahal kailangan nating sumugal. Kahit alam natin na walang kasiguraduhan. Hindi natin alam kung masusuklian ba yun o ano. Kahit masaktan pa tayo, wala na tayong magagawa doon. Kung ayaw sa atin ng tao, wala din tayong magagawa kundi tanggapin.
kaysa ipagpilitan ng hindi maaari. Ang sagot naman ng tanong mo is tama ang ginawa mo. Unahin mo muna ang kasiyahan mo bago mo intindihin ng ibang tao. Tandaan mo, alam niya ang pinasok niya. Kasalanan niya lang ay hindi siya naging handa sa kahantungan ng pagmamahal sa lalaking una pa lang ay hindi na siya nagawang tingnan. Mahabang salaysay ni Tonya na nagpabukas ng isip ni Bria. Mapait siyang napangiti dahil nalinawan siya sa sinabi ng kaibigan. Ang dapat niyang isipin ngayon ay ang kasiyahan niya. Tama na muna ang ibang tao. Salamat. Totoong sabi niya sa kaibigan. Isang tipid ng ngiti naman ang isinukli ni Tonyang sa kanya. Nang gabing yun, nag-usap sila tungkol sa ama ng anak ni Tonyang. Handa na daw niya itong kilalanin. Ipaalam na may anak sila at kung paano nila ito kakausapin. Pero hindi nila napaghandaan ang paparating na balitang guguhos sa mga plano nila ni Tonyang. Alas 6 pa lang ng umaga ay nasa biyahe na si Bria at Dark. Ngayong araw kasi niya kikilalanin ang mga magulang ng binata. Noong isang araw ay ang ina ni Bria ang pinuntahan nila upang ipaalam ang relasyon nila. Pero ngayon ay pamilya na naman ng binata. Kabado at nanginginig pa si Bria habang papalapit sila. Relax, hindi naman nangangain ang pamilya ko. Biro pa ni Dark na mas lalong nagpakaba kay Bria. Ilang beses pa niyang tinitigan ang sarili sa maliit na salamin kung presentable ba siya. Nasa kandungan din niya ang cake na pinili pa niya para sa mommy ni Dark. Ilagay mo na kaya sa backseat yung cake nang makaupo ka ng maayos. Natatawa pang sabi ni Dark dahil hindi talaga mapakali si Bria. Manahimik ka nga. Hindi ka nakakatulong sa totoo lang. Paano kung ayaw pala nila sa akin? Paano kung alukin ako ng 1,000,000 ng mommy mo? Tanong pa niya. Nagtaas baba ang kilay ni Dark dahil sa sinabi ng dalaga. Ano naman ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba? Ipagpapalit mo ba ako sa pera? Mas mayaman ako sa pamilya ko. Tatanggapin ko yung pera, tapos itatanan kita. At yun ang gagamitin natin para makapagsimulang muli. Napatameme si Dark dahil hindi niya inaasahan ang sinabi ni Bria. Ang kanina pangiti na pilit niyang sinusupil ay kumawala. Mabilis niyang ipinarki ang sasakyan sa gilid ng daan, yumuko sa manubela ng sasakyan at nagtaas baba ang balikat. Dark? Okay ka lang? Diyos ko, nasa gitna ng gubat ang mansyon ng pamilya mo. Don't tell me na papatayin mo ko kaya mo ko dinala dito. Pag-hysterical pa ni Bria at nagtingin-tingin sa paligid. Alam mo ba kung gaano katagal ang pagtitiis kong angkinin ka? Sabi pa nito sa paos na boses. Ano? Dark naman, ngayon pa ba tayo maglalandian? Pwedeng mamaya na lang pag-uwi sa kondo mo. Oras na oh. Baka mahuli tayo sa birthday party ng mommy mo. Reklamo ni Bria. Hindi rin niya makaya ang init na nabubuo sa pagitan nila sa loob ng sasakyan. Pero mas hindi kinaya ni Bria nang siilin siya ng mabilis na halik. Tumagal ng ilang segundo ang halika nila bago sa binitawa ni Dark. Pwede bang huwag na tayong pumunta sa birthday ni mommy? Ituloy natin to sa bahay. Ani pa ni Dark na mas lalong nagpapula sa pisngi ni Bria. Siraulo! Inaasahan nila tayo. Kailangan nating pumunta ngayon dahil isang beses lang ang kaarawan ng mommy mo. Yeah. Pero kumanda ka mamaya pag uwi natin. Sabi pa ni Dark na nagpangiti sa kanilang dalawa. Makalipas ang 5 oras, simula na makarating sila sa mansyon ng mga Del Falcon, masaya at galak siyang sinalubong ng mag-asawang Del Falcon. Malugod siyang tinanggap ng mga magulang nito. Oras na. Matulog na tayo. Aya pa sa kanya ni Dark. At saka ito yumakap mula sa likuran ni Bria. Dark? Yes? Deserve ko ba lahat ng to? Ang pagmamahal mo? Ang pagtanggap sa akin ng pamilya mo? Anong ibig mong sabihin? May problema ba tayo? Pwede mong sabihin sa akin. Sabi ni Dark matapos naman siyang maiharap sa kanya. Kasi diba ang pangit ng pagkakakilala natin? Tapos ninakawan pa kita. Sa tingin mo ba deserve ko to? Mahal, makinig ka sa akin. Deserve mo lahat ng to. Bagkus kulang pa. Kulang na kulang pa. Deserve mo ang buong mundo sa totoo lang. Napaluha si Bria pero naroon ang mahihinang tawa dahil sa kalukuhan ng lalaki. Past is past. Let's forget it, please. Ang mahalaga ang ngayon.
Ngayon ang mahalaga, okay? I love you. I love you. Bulong ni Dark habang magkadikit naman ngayon ang noo nila. I love you more. Sagot ni Bria nang magdikit na ang mga labi nila. Gumuhit pa ang matatamis na ngiti habang magkadikit ang mga labi. Damang-dama nila ang galak at kasabikan sa bawat isa. Isang taon ang lumipas at isang ganap na mag-asawa na sila Bria at Dark. Binayayaan pa sila ng isang supling na nagngangalang Brooke Del Falcon, ang panganay nilang anak na babae. Karga pa ni Dark ang anak habang yakap naman ang asawang si Bria. Habang nakangiting pinapanood si Tonyang nasirain ang kasalan ngayon. Hindi ako makakapayag na ituloy niyo ang kasal na to. Paano kami ng anak ko? Abat madaling araw. Este Don, ang kapal ng mukha mo. Matapos mo akong buntisin, magpapakasal ka sa mukhang bungang araw na yan. Eskandalong sigaw ni Tonyang sa mismong aisle ng simbahan. Tonyang, manahimik ka nga. Ang ingay mo. Bakit ka ba naninira na kasal ha? Sambit naman ni Don na namumula na sa kahihiyan. Ano? Nahihiya ka ngayon? Matapos mong pagsawaan ang katawan ko at ipagpalit mo ako sa mukhang bully na yan? What the hell, Tonyang? Your mouth! Sinabi ko naman sa'yo na lagyan mo ng filter ang bibig mo. Ano sa palagay mong bunganga ko? Camera? Anong gusto mong filter? Camera 360? Snow? Snapchat? Sabihin mo lang at ibibigay ko sa'yo. Sigaw pang muli ni Tonyang. Natatawa sa may gilid si Bria kasama si Dark dahil sa eksena sa harapan nila. Hindi talaga niya sinabi sa kaibigan kung sino ang kinakasal dahil gusto niyang makita ang reaksyon ng kaibigan. Hindi niya inakala na magiging ganito pala kalala ang iskandalosa niyang kaibigan. For God's sake, Tonyang, sa bahay na lang tayo mag-usap. Nakakahiya sa mga tao. Ani ni Don na nauubos ng pasensyong tinig. Ang kapal na mukha mo talaga, no? Matapos mong makipag-ayos sa akin ng isang linggo, heto ka na naman. Huwag na huwag ka talagang lalapit sa anak ko. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka na sisinaga ng madaling araw. Huling hiyaw ni Tonyang tsaka ito naglakad paalis ng simbahan. Pinanood lamang sila ng mga tao na maghabulan hanggang sa makaalis sa simbahan. Humingi ng pasensya si Dark sa mga tao dahil sa eksena. Muling itinuloy ang kasal ni Midnight. Oo, si Midnight. Ang bunsong kapatid ni Dark at Dawn. Sa wakas ay nagkatuluyan din ang dalawa dahil sa kahaba-haba ng prosesyon ay sa simbahan pa rin ang bagsak ng dalawa. Yung pakiramdam na yan, ganyan-ganyan ang pakiramdam ko nung ikinasal tayo. Sobrang saya na hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko panaginip lang ang lahat. Sabi ni Bria sa asawa. Yeah, naaalala ko pa kung paano nag-slow mo ang paligid na makita kitang naglalakad papalapit sa akin. Yun ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Pero ngayon, kasama na natin si Brooke. Parang kailan lang, diba? Yung panty ko na iniwan sa gabing yun, nasa na pala yun? Takang tanong ni Bria nang maalala ang tungkol doon. Hindi nagsalita si Dark, bagkus umiwas ng tingin at nagpatay mali siya ito. Dark, pagbabanta ni Bria. Fine, nasa opisina ko, nakatago sa isang drawer ko doon. Pag-amin niya habang namumula ang magkabilang pisngi. Really? Saka ngumisi si Bria. Yeah, this wife. Mamaya na natin pag-usapan. Nakakahiya dito. Pigil pa ni Dark dahil ramdam niya ang pang-iinis sa kanya ng asawa. Wala akong ginagawa. Pero hubby? Yes po. Gusto mo ba na isa pang panty? Biro ni Bria. Nanlalaki ang mata ni Dark nang napatingin sa kanya. Hindi napigilan ni Bria ang paghalakhak, kaya nagkatinginan sa kanila ang mga tao sa loob ng opisina. Pero hindi ito pinansin ni Bria. Bagkus, hinalikan niya ang asawa sa harapan ng lahat. Wakas. Maraming salamat po sa ating mga sugid na tagapakinig. Hi to Mama Merlin Tan, Anita Hernando from Athens, Greece, Sheila Eugenio from Kuwait, Thorina Fiel from Qatar, Miss Mataray from Hong Kong at Jocelyn Valencia from Yermu, Kuwait. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangan, the Dear Siren.